Alright, magandang hapon po sa inyong lahat, Batang Maynila to, it's... Bago ang lahat, gusto ko po munang bumati kay Tito C ng maligayang kaarawan. At ito po nga ating former Senate President at membro ng iconic trio na TBJ ay naway patuloy pang bigyan ng lakas at manatiling healthy sapagkat alam ko na marami pa silang pasasayahing mga legit double cards. So yun lang po ating panalangin na manatiling malakas at malusog itong ating former Senate President. So muli, happy birthday po kay Tito Sen. At kanina naman dyan sa programa ng Tape Bulaga ay binati po ni Yormes Comoreno itong si Tito Sen sa kanyang kaarawan. Ito po, pakinggan po natin yung pagbati ni Yorme. Bago tayo magpatuloy, binabati po natin ang ating dating minamahal na senador na dati nating kasama dito sa Bulaga. Happy birthday, Tito Sen. Happy birthday. I wish you all the best and good health and more birthdays to come and more success in life. Tito Sen, happy birthday. Happy birthday, Tito Sen. Alright. So, bumati rin si Paolo Contis. May pahabol si Paolo Contis. Well, ito mga kababayan, itong pagbati ni Yormes Comoreno kay Tito Sen ay naging usap-usapan. Naku, marami po ang nagbigay ng reaksyon dito sa pagbati ni Yorme, at merong mga positibo at merong mga negatibong mga komento tungkol sa ginawa ni Isko Moreno. Alam niyo mga kababayan, ito yung epekto ito yung epekto ng nangyayaring sigalot between Halosos at sa TBJ. Alam niyo kung walang nangyayaring problema doon sa dalawa, yung simpleng pagbati ni Yorme, walang kaso yan Kasi unang-una magkakilala yung mga yan Parehas silang mga artista dati. Malamang nakikita sila, nag-uusap at naging parehas na politiko. Kahit pa sabihin nyo magkaiba yan ng partido, nagkikita yan Nag-uusap-usap yan, imposibleng hindi. So magkakakilala yung mga yan. At yung pagbati ni Yorme, kung walang sigalot, kung walang nangyayaring labanan sa Itbulaga, yun lang naman kasi pinaglalabanan dyan yung Itbulaga Kung walang ganon, yung bati ni Yorme na yun, walang issue. Diba? Walang masasabi yung mga netizens. Kaso nga, dahil nga may problema, lumalabas tuloy na itong pagbati ni Yorme kay Tito Sen, nagkakaroon ng kahulugan. Diba? Nai-interpret yan ng tao. Iba't ibang klaseng interpretation ang lumalabas ngayon. Wherein, para sa akin, ito ay isang normal lang na pagbati sa isang kakilala. O pwede din naman na isang pagsaludo. Pagsaludo na rin sa dati nating Senate President sa Senado. So pwedeng ganun lang dapat. Pero pagdating na sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga solid TBJ at legit double cards, pwedeng okay lang, pwede namang hindi okay lang. Kasi ito, marami po kasing mga reactions, maraming komento, ang sabi nila, ito yung isa. Sabi nila, plastic daw si Yormes Comoreno. Plastic daw, kasi pagkatapos daw niyang patudyadahan, pagkatapos niyang bumanat nung ilang araw lang nakakaraan, dun sa pagbati niya ng salitang Pepsi, dun sa programa nila sa Tape Bulaga, tapos ngayon, babati-batiin mo ng happy birthday. Pagkatapos mo personalin, babatiin mo ngayon ng happy birthday, Tito Sen. So, yun yung sinasabi ng mga tao. Yun yung sinasabi, yun yung nababasa ko. Plastic daw itong si Yormes Comoreno. Ayun yung pananaw ng ibang tao. Kasi nga dahil dito sa sa nangyayaring sigalot. Pero kung wala nga sigalot, hindi naman ganito di ba? Ito pa. Ito pa yung mga ibang reaction at komento ng ating mga kababayan. Number 2. Sabi nila, itong banat ni Yorme, itong pagbati niya, galawang politiko daw.
Galawang politiko. Kasi ganun daw yung mga politiko eh. Ah, yung mga politiko na yan, kung merong pagkakataon para kunwari daw eh maging mabait, eh gagawin nila. Ah, kahit pa sabihin kalaban, sasamantalin yung pagkakataon. Kagaya niyan, bumati daw para palabasin na walang nangyayaring problema sa dalawang grupo. Eh, pwedeng ganun yung ano, ganun yung pinapalabas ngayon daw ni Yorme. So, sabi yan doon sa mga nabasa ko. At ang mga politiko raw kasi ganun eh. Tingnan nyo halimbawa lang merong lumabas natin na video. Ito, napanood ko lang si Digamo at si Tebes. Si Henry Tebes. May video doon na talagang, kasi mga politiko to eh. Magkaiba sila ng partido, pero meron silang proyekto na nagkakaisa sila. So, nagsama sila at magano eh, nagano pa nga sila eh, nagtawag dito. Nagpurihan pa sila eh. Sabi ni ano, ito si Tebes, magaling ito. Ito, ganyan, magaling, matulungin. Tapos nung nagsalita si Tebes, ito si Governor Digamo, mabait na tao yan, mapagkakatiwalaan nyo yan. So, pag magkaharap daw, yung mga politiko ganyan, yung mga batian nila, pero pag talikod mo, wala na. So, para marinig lang ng tao na okay at maganda yung ano mo, kasi syempre, kapag binati mo kasi, halimbawa, ito raw, ito, sabi-sabi lang to, sabi nila, bumati raw si Isko kay Tito Sen para lumabas na maganda yung ano, maging maganda yung imahe ni Yorme. So, yun yung pangalawang sinasabi ng mga ano, mga netizens dito sa simpleng pagbati. Biro mo, simpleng pagbati lang. Ang dami na naisip ng tao. Di ba? So, yun yung mga sinasabi ng ating mga ilan sa ating mga kababayan. No? Masyado na toxic, no? So, bumati lang si Yorme, iba't iba na yung iniisip ng mga tao. O dahil nga dito, sa Itbulaga, sa issue ng Itbulaga. Di ba? So, ito nga problema ng title na Itbulaga, between TBJ at Alusos, na kung ang dami pong naapektuhan. At ang talagang pinag-diniskitahan ng mga tao ay itong mga host. Host ng Itbulaga at host ng EAT. So, ganun yung ano, ganun yung nangyayari ngayon. Kapag nagsalita si Joey De Leon, iniisip ng mga tao, patama dito sa Itbulaga. Kapag nagsalita itong mga host ng Itbulaga, sasabihin nila, patama ito dito sa EAT, sa TBJ. So, ganun nakatoxic, ganun nakatindi itong nangyayari. Hindi lang ito labanan ngayon ng TBJ between Alusos. Labanan na ito ng mga host versus sa host ng kabilang programa at labanan na rin ng taga-suporta ng TBJ at ng mga Halusos o ng Tape Incorporated o ng mga bagong host ng Tape Bulaga. So, sana matapos na to, no? Wala eh, tigas eh. Talagang walang nag-give way, walang le-let go dun sa Tape Bulaga. Well, sa totoo lang, si Joey De Leon, hindi talaga magli-let go yan. Itong TBJ, hindi sila magli-let go. Hindi nila hayaang kunin sa kanila yan dahil alam nila sa sarili nila at alam ng buong mundo na ang Itbulaga ay inimbento ni Joey De Leon at may kwento yan, may resibo yan. Kaya hindi nila talaga papayagan na makuha yan ng iba. Ang talagang pinakasolusyon dito, ang dapat mag-let go ay itong Tape Incorporated. At sa tingin ko, alam nyo, kung gagawin ng Tape Incorporated yun, nako, everybody happy. Everybody happy. Oh, ayan, problema nyo na naman yan, dyan sa Tape Incorporated. Yung EB happy, yung everybody happy, nakapangalan na yan. Dun sa isang ano, sa isang dating winner, o dyan sa isang segment sa Itbulaga, nung nandyan pa itong TBJ. Yung ginawa niya, pinaano niya, tawag dito, dyan sa IPO, ni-register niya, kanya. Paano niya yung EB happy nyo? Palitan nyo na yan, EB lonely na. Sabi ko sa inyo, palala ng palala itong sitwasyon
Kaya naman, yung simpleng pagbati ni Yorme, naging iba ang dating sa iba't ibang tao. Kaya siguro pinakamaganda, manahimik na lang, eh, no? Huwag na lang magsalita, eh, kasi pag nagsalita ka, yari ka. Puputaktihin ka ng mga bashers sa magkabilang ano, magkabilang grupo. No? Siguro mas maganda ganun, no? Manahimik na lang, no? Para wala ng away. Pero hindi, eh. Hindi may iwasan, eh. So, yun mga kababayan, binati ni Yorme si Tito Sen ng happy birthday. At sa paningin ng iba, plastic itong si Isko Moreno. At ginawa niya ay galawang politiko. Para lang syempre pampa ano good tawag dito pogi points na sa mga tao. Pero sa tingin ko naman yung pagbati ni Yorme ay sincere na pagbati sa isang kakilala, sa isang kapwa artista at kapwa politiko. So kung iba naman ang tingin niyo, okay lang, kanya-kanya naman pananaw 'yan, eh. So kung ano, kung meron kayong may mga reaction kayo sa ginawa ni Yorme, sulat nyo po ang inyong comment below. At yan, sige, sabihin nyo kung ano yung tingin ninyong ginawa ni Yorme. Ito ba ay kaplastikan? Sincere ba si Yorme? O ito'y galawang politiko lamang? Comment below at ayahan nating malaman ito ng kapwa natin, legit double cards.